magang packet fishing, mga kagunting. Punta natin si Tatay Marcelo. Bisitahin natin. Ito po, silipin po natin yung bahay ni Tatay Marcelo. Ayan po yung paligid niya. Ito kasi dito sa kaliwa, pader. Tapos yung likod. Daanan niya, isang pinto. Tapos isang pinto lang. Hindi na tayo dito sa side. Ayan, beautiful. Nawala na yung manok nito, ninanakaw. Ayan, tay, yung kunting salubong ko sa iyo, isa na yung matutulong. So, andali lang po ha, tinan natin muna itong loob ng tatay, oh. Tatay, isa na pala siya dito. So, ito na, abutan ko kasi dito si tatay. Buti na lang mayroong mga kapit pa rin na tumutulong dito sa pagluto. Buti na lang may kapitbahay na mag-ina na tumutulong kay tatay. Paano pala yung tatay kung mag-isa lang dito? Kawawa. Paano ito kung halimbawa ito yun? Nagsakit at yan yan. Hindi na nakakalis yun. Paano ito magkano? Paano ito kapag may naramdaman pala? Oo, oh, ayan o. Oh, eh, mga tubig inumin ni tatay. Ito yung kanyang gamit. Pupunta dito kay tatay, ay papaano na? Napakahirap po mga kabayan ang kalagayan pala talaga dito ni tatay. Ang liit-liit ang bahay, tapos ayan po ang paligid, masukal. Siyempre hindi hirap po siyang gumalaw. Kaya hindi niya masikaso to. Muli natin dinalaw si Tatay Marcelo sa kanyang bahay. Siyempre, tanging hiling niya ay magkaroon siya ng ayos na bubo para sa tag-ulan, hindi siya mabasa sa kanyang pagluluhod sa pasok sa kanyang bahay. Kasi pag maulan po ay masang-basa talaga siya ang putik ng kanyang buhok. Kaya mga kapit bising na bisita na po tatay. Alis po. Palabas na po ng kanyang bahay. So shout out sa mga kabats ni Tatay Marcelo. Sana kayo po ang inyong ipon. Mga para-ibig. Mga kapit sa Tatay Marcelo.